Hi guys! Welcome back sa Recording Garage! Andito na naman ako ngayon para sa isa na namang quick video tutorial. So itong video na to para sa mga hindi na nakontento sa reverb or echo sa banyo. Turuan ko kayo ngayon kung paano mag-clean ng inyong audio recording using Audacity. Ang gamit natin ngayon sa tutorial na to is itong GL100 Tuckstar USB condenser microphone. So pina-plug and play na siya sa laptop. So yun, let's jump to the try natin. I've got way too much time to be this hurt. Somebody help, it's getting worse. What do you do with a broken heart? Once the light fades, everything is dark. Way too much whiskey in my blood. I feel my body giving up. Can't hold on for another night. What do I do with all this time? Somebody help, it's getting. So ayun, napag-record na tayo ng sample. Ang gagawin na natin ngayon is magte-teleport tayo sa aking laptop at tuturuan ko na kayo mag-apply na effects. Let's go! So ayun guys, ito na yung na-record na natin kanina na raw audio. Kung mapansin nyo, medyo malinis na agad yung audio niya dahil ang gamit natin is itong Tuckstar GL100. So tahimik na siya agad. Pero meron pa rin mga natitirang background noises. So ito, tuturo ko sa inyo ngayon ang aking step-by-step process sa pagki-clean ng audio. The first step is we will get rid of the background noise. So una, ang gagamitin natin na effect is itong noise reduction. So first, hanap muna kayo ng sample sa recording nyo ng background noise. So for me, itong nasa initial part ng recording. So dito nyo maririnig yung mga shhh, ingay na kapitbahayan. So, make sure lang na ito yun. So yun, so ang gagawin natin is i-highlight natin yan para kukunin niya as sample. Para yun yung tatanggalin niya sa buong recording. So after nyo ma-highlight, go to noise reduction. Get noise profile. So that way may kilala niya ngayon yung background noise. Next is highlight nyo ulit lahat. Go to noise reduction again. Tapos, dito na natin siya aayusin. So, kayong bahala magtimpla kung anong gusto nyong sensitivity ng pagbawas ng background noise. For me, what works is 7 decibels, 6 sensitivity, and 3 frequency smoothing. So, yan. So, nakita nyo, medyo lumiit yung record natin. So pag pinakinggan natin, halos wala na yung background noise. I've got way too much time to be this high. Somebody help, it's scared. Diba? Parang nirecord sa Zelda. Yan. Next step naman na gagawin natin is papalakasin natin onto yung audio para mas crisp siya. So what I use here is itong compressor. So again, highlight natin. Control A. And then press compressor. So for me, what works here is itong settings na to. Gayahin nyo na lang. After all, this is a quick tutorial. I won't go over the details. Ayan. So nakita nyo, tumaas siya. I've got way too much time to be this high. Somebody help. Next na ginagawa ko naman is ninonormalize ko siya para hindi siya OA sa lakas. Is effect and then normalize. So what works for me is minus 1 decibel. There. I've got way too much time to be this high. Next effect na gagamitin natin is equalizer. So go to effect, equalization. Go to select curve. Select an unnamed option. So may kita nyo ata dyan is pa straight lang. So gayahin nyo lang tong pattern na to. So if ito pataas siya, dito, idadrag nyo siya pataas doon sa 3 decibel. Same dito sa side na to. So, ganito yung magiging tunog niya pag in-apply natin. I've got way too much time to be this high. So, next effect na gagawin naman natin is, ang pinaka-final sa lahat is ang reverb. Para tunog na siya. Yan.
So, ito, depende sa inyo kung anong settings gusto nyo. What works for me is 40 to 45 room size. And the rest, ganito na lang nilagay ko yung default na lang. So, pag pinakinggan na natin siya, ito na siya. I've got way too much time to be this high. Somebody help, it's getting worse. What do you do with a broken heart? Once the light fades, everything is dark. Way too much whiskey in my blood. I feel my body giving up. Can't hold on for another night. What do I do with all this time? So ayun, natutunan nyo na kung paano mag-apply ng effects sa inyong audio recording without going to Cubeta to record. So yun, sana madami kayo natutunan sa tutorial na to. Sa mga seasoned recording artists dyan, huwag kayong mahiya mag-share kung paano nyo ba ginagawa ang inyong audio cleaning sa inyong laptop. May suggestions kayo at request para sa aming mga next tutorials, huwag kayong mahihiyang mag-comment sa baba. If nahihiya pa rin kayo, mag-PM lang kayo sa amin. Yun lang. So please, like, share, and subscribe. Thank you!